Mga ka-abangers, alam nyo ba na may bagong tutulong sa pamilya ni Michelle Banaag? At Super Tekla, inatake ng anxiety at depression? Tara, ating alamin ang buong katotohanan sa balitang ito. Ito ang AJ Bueno Vlogs, maghahatid sa inyo ng mga nagbabaga at mga bagong balita sa showbiz at sa politika na kasalukuyan na nangyayari sa ating bansa. Narito ang inyong tagapagbalita. Sa tindi ng hirap na pinagdaanan ng komedyanteng si Super Tekla, ang pagdulog daw ng kanyang dating live-in partner na si Michelle Banaag sa programa ng sikat na radio TV journalist na si Raffy Tulfo ang pinakamatinding iskandalong hinarap niya sa kanyang buhay at career. Inakala raw niya na hindi niya ito makakaya at baka maging mitsa na naman ng pagkasira niya. Pero nang dahil sa mga taong nagmahal at naniniwala sa kanya, lumaban siya at nagtagumpay. Ang isa raw na inaalala niya nung kasagsagan ng kontrobersya sa kanila ng dating live-in partner ay ang kanyang tatay na nasa probinsya. Ito ang pahayag niya sa panayam sa kanya ng GMA. Talagang devastated. Sobrang lugmok ako at hindi ko alam ang gagawin ko. Mag-isa lang ako sa unit ko. So ang ginawa kong remedy is blackout lahat. Hindi ako nanonood ng TV, Facebook, wala lahat. Kinomfort ko yung sarili ko. Parang nirescue ko yung sarili ko. Ayaw ko makarinig ng ganito, ng ganyan. Pero syempre, natural sa atin na pumapasok sa isip mo, pero hindi ko ini-entertain. Anxiety is real. Depression is real. Hindi siya birong bagay. Kahit sinong pinakamatibay na tao sa mundo, once na nakakaranas ng ganon, lalo na kung malalim yung sugat tapos patong-patong, feeling ko kung iba talaga hindi kakayanin eh. Pinakamaganda na advice na nagamit ko is marami ka ng pinagdaanan sa buhay mo. Ang dami ng dumaan sa'yo. Pinagtibay ka na ng panahon. Yun talaga yung nag-stand out. Tsaka yung ibang alam ko na kahit hindi literal na nagbigay ng advice, talagang alam ko na nananalangin para sa akin. Malaking factor yon para matawid ko tong kombong buwanggang-buwanggang pagsubok na dumaan sa akin. Ayaw kong unang-una malaman nila, lalo na ng tatay ko, kasi matanda na si Papa eh. Buti na lang si Papa, medyo mahina na pandinig niya, so kahit may magsabi man sa kanya, ha, gaganon lang yon. Feeling ko kapag si Papa ko naapektuhan, wala na, bibigay na ako. At least hindi siya naapektuhan. Kasi kung may unang-unang maaapektuhan, yung tatay ko talaga. Hindi ko kakayanin yon dahil sa edad niya, matanda na at ayaw kong bigyan siya ng sama ng loob. Excited akong bumalik at talagang maraming mas importante at mahalagang bagay na i-consider ko. Rather than entertain kung anong makakapagpabagsak sa akin o kung anong makakasira. Sa aking tahanan, sa GMA, thank you. Sa lahat ng boss, sorry po. Nakakatuwa at kahit anong naranasan ko, kumbaga ayaw kong isipin na sobrang pasaway na ako. But still, yung love ng GMA hindi nawawala. Yun pa lang, sobrang ang laki na ng utang na loob ko. Thank you so much. Sa lahat ng pinagdaanan ko, ito yung pinakamatinding weapon ko sa susunod na pagsubok. Siguro parang dadaanan na lang yun. Malaking weapon para sa mga susunod na challenges na darating. Feeling ko, mahahandle ko na siya ng bonggang-bongga. Samantala, isang video sa Facebook ang binahagi ng malusog na kapatid ni Michelle na kung saan isang lalaki na tinawag niyang Rashid ang handa umanong tumulong sa kanilang pamilya. Napanood daw kasi ni Rashid ang pag-atras ni Idol Raffy sa mga tulong na sana'y ibibigay kay Michelle at sa pamilya nito. Kaya naman siya na raw ang tutulong sa mga ito. Sinabi din ni Rashid na huwag dapat mag-alala si Michelle na baka mawala sa kanya ang kustudiya ng anak nila ni Tekla sa kanya. Dahil hanggat hindi raw napapatunayan na gumagamit siya ay hindi sapat para hindi siya tulungan. Ayon pa kay Rashid, ibibigay niya lahat kung anong pwedeng maitulong at pumapanig daw siya sa tama. Tara at pakinggan natin ang pahayag ni Rashid. Magandang araw po sa inyo lahat. Napanood ko po yung episode ni Michelle Banaag yung naging kinakasama po ni Declan. Na kung saan dito si Idol Raffy ay inaalis na niya yung pagtulong
bilang kababayang Pilipino, Michelle, kami po ay handang tumulong. Kung nag-withdraw ng suporta si Idol Rappi, kami po ay nakahandang tumulong. Sabihin mo lang kung magkano po yung halaga ng pustiso mo. Sabihin mo at gagawin po natin ang paraan na matulungan ka. At gayon din naman, huwag kang panghinaan ng loob sa sinabi ni Rafi na alisin sa iyo yung kustodiya ng bata. Dahil unang-una, wala pang pagpapatunay na ikaw ay gumagamit. Wala pang drug test. Wala pang naganap. Kaya yung sasabihin na ikaw ay gumagamit na parang ang dating ay naakusahan ka na, which is mali yun. Kaya anumang bagay na naramdaman mo nung time na kinakausap ka ni Rafi, linisin mo lang, tulog ka ng maayos, kain ka, at huwag mo isipin yung mga bagay na yan. Pagkos, tandaan mo, may mga tao sa likod mo na naniniwala, kakampi mo sa kabutihan. Inulit namin, huwag kang mabahala, sabihin mo kung magkano yung halaga ng pustiso mo, at yung tungkol sa drug test, huwag mo munang problemahin yan, at huwag mo isipin, kung sakali nagbagong buhay ka na, talagang matagal na panahon nang hindi ka gumagamit, at dahil lang sa tinatawag natin na pamahiin siguro marahil ng tita mo na hindi naintindihan ng iba siguro, baka doon siguro. Kaya ang akin naman masasabi, kalimutan mo na yung mga pamahiin na yan. Sa mga bagong henerasyon na tayo, mga pamahiin na walang katuturan, walang batayan, alisin na natin yan, okay? Yung lang masasabi ko, tutulungan ka namin, handa kami sumuporta sa iyo, sabihin mo lang kung ano pa iba pang mga kailangan. Kung winidraw ni Idol Rafi yung mga suporta niya sa iyo, kami ay nakahandang tumulong sa iyo. Maraming salamat. At ito naman ang naging post ng kapatid ni Michelle. Yan, pakinggan nyo ng mabuti. Kahit sa pananaw ng iba ay mali kami, at least may mga tao pa rin na naniniwala sa amin na kami ang tama at ang minamahal nyo ang mali. Tama ba naman yon? Sa harap ng kapatid ko, habang hawak-hawak pa ng kapatid ko anak niya, it's very wrong. Thank you, Kuya Rashid, sa tulong nyo. Nakakabuhay ng loob po ang mga sinabi nyo. Basta, nasa tama ka, may tutulong pa rin talaga. Sa mga hindi naniniwala sa amin, kakainin nyo rin balang araw mga sinasabi nyo sa amin. Samantala, ito pa ang post ng kapatid ni Michelle na may kalakip na video ni Super Tekla. Eddie, wow! Ang linis sa harap ng kamera, ang bahay, pero ang totoo, burara talaga. O, mga kaabangers, ano ang masasabi nyo sa balitang ito? I-type nyo na yan sa baba. Siya nga pala, shoutout muna sa ating mga kaabangers na sina Bebs Maranan, Lady Lynn Bunid from Saudi Riyadh, Butch Gonzalez, Vibes Massage Pampanga from Jesfer, Imo Queen from Mubarak Alkaber, Kuwait, Shirley Parpan, Noyla Talents Group, Lizelle Dario, Mr. Goryu Vlogs, Roberto Albuna, Romel Diaz, Riyadh KSA, Percy Adrineda, Elvira Pipito from Quezon City, Laura Cabangis from Novaliches, Quezon City, Hadia Chloe from Paranaque, Odessa Javier from Tondo, Manila, Catherine Goloya of Hong Kong from Lady Zakura, Jelen Sacres from Bahrain, Mam Del Dumlao of Bahrain from Mariam Dalia, Nora Robles from Leonora Aslor of Bahamas, Jeva May Vitubina, mga kabossing Visayang Tagalog of Northern Border, Saudi Arabia, Brian L. Banduquillo, Marvsky Bangalisan from Nagustan Nabasa Clan, Marisol Kiha, Mary Ferhilario from Riyadh, Saudi Arabia, Faraskan Faraskan from Kuwait, Romnick Labarinto, Nadia Ading of Qatar, Nida Gabriel from Hong Kong, Ati Lourdes Lutong Bahay, Christian Bungkahid from Surigao City, shout out sa pamilya ni Jones Romandi sa Cebu at Bohol, Ismael Ritardo at Minda Regalado from Taiwan. Maraming salamat sa pagtangkilik sa aming channel. Hanggang sa muli! Ang vlog na ito ay bukas sa anumang opinyon, pahayag o mensahe. Sa mga gusto mo pa shoutout, i-type mo na yan sa baba para sa susunod naming vlog ay ma-mention namin ang pangalan mo. Bago tayo magpatuloy, mahilig ka bang kumain pero hindi mo na kailangan lumabas pa? Ito, panoorin mo! Sa mga cakes, pastries, homemade ice cream, Arabic and Persian cuisine,
Kontakin mo na ang numero na nakalagay sa inyong mga screens. Pwede rin niyong bisitahin ang kanilang Facebook page para makapili ka ng mga gusto mo at sila na mismo ang maghahatid sa inyong tahanan. At kung ikaw naman ay mahilig sa mga silog at mga lutong bahay, huwag mo nang alalahanin pa dahil sila ang bahala sa inyo. Kaya tawag ka na at sila din ang bahalang mag-deliver sa inyo. Para naman sa mga mahihilig sa mga malafasyonistang damit pero sa murang halaga lamang at tumatanggap din sila ng wholesale and retail. Tawagan mo na ang numero naka-flash sa iyong screens. Napanood niyo ba ang buong balitang ito? At nais niyo bang makapanood ng bagong balita araw-araw tungkol sa nangyayari sa ating bansa? Ang gawin mo lang, pindutin ang subscribe red button sa baba at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon, pati na rin ang nakasulat na all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat, ka-abangers!